Umpisahan natin mga idol sa ano, sa bagong median wage dito sa New Zealand mga idol. Good day mga idol. Kamusta na naman kayo dyan mga idol? Sa mga followers natin sa Facebook page at sa subscriber natin sa YouTube channel. Salamat sa inyo mga idol. So, nandito na naman tayo sa panibagong topic natin mga idol. So, umpisa natin to sa per hour, ang new per hour ng New Zealand this 2023 mga idol. At sa mga tanong ng mga idol natin na nagko-comment at nagme-message na hindi ko nasasagot, so isasama ko na rin dito sa video na to mga idol. So, umpisa na natin mga idol. Median wage dito sa New Zealand mga idol. So, ang median wage ngayong darating na February 27, 2023 is $29 na mga idol. Yung per hour mga idol. So, hindi lang to para sa mga butcher. Para rin to sa mga other workers dito sa New Zealand na mag-uumpisa pa lang. So, hindi ko pa sigurado yung mga ano, yung mga ibang skilled worker. Kasi syempre, mga skilled worker is mga caregiver, tinatawag na nurse, yan, mga farmers. So, palagay ko kasi mas malalaki pa yung mga ano nila, yung mga median wage nila. So, tayo dito sa grupo natin ng mga butcher. So, ito lang yung idea ko na may bibigay bilang butcher. So, ang median wage is darating ng February 27 ay $29 na mga idol. So, ayan yung panibagong median wage ng mga bagong butchers na nag-a-apply or bago pumasok, bagong papasok dito sa New Zealand is 29 na. So, hindi ko sinasabing swerte yung mga pipirma ngayong after ng February 28. So, kasi nagtiyaga sila dyan eh. So, nag-apply sila. So, hindi nila, ano yan, kumbaga, hindi nila hawak yan, yung kapalaran nila kung makapasok sila dito sa New Zealand. So, ang sinasabi ko lang dito, magandang opportunity na makuha mo yung bagong wage na yun. So, sa mga nakakuha naman last year ng $27, so, huwag kayong manghinayang mga idol, kasi yung $27 na yan is napakalaking pagkakaiba dun sa mga nauna dito na mga butcher mga idol. Kasi karaniwan ng mga butcher dito is nag-umpisa sa $16 per hour. Ano pa yun? Yearly pa yung visa noon dati. So, working holiday yun. Baga, parang seasonal. Season visa yun. Seasonal visa. Ganun. Ang hawak namin visa dati. So, inabutan ko yung $16. So, hanggang sa nabago yung ano, ang rules dito sa New Zealand, nagpataas sila, nagpataas ng wage. So, 16, tapos naging 18, naging 21, naging 23, naging 25, ngayon naging 27, and ngayon 29 na, ngayon February 28. So, napakabilis ng pagbabago dito mga idol. So, as soon as makuha niyo yung visa na yan, kasi 3 years visa yan, tsaka dun sa mga dating nakakuha ng 2022 ng visa, 3 years visa din yan mga idol. So, napakalaking ano yan, opportunity sa inyo at dun sa mga pamilya nyo, kasi may opportunity sila na makuha nyo sila dito at dun sa bagong darating na 29, mas lalong mai-encourage kayo mag-apply kasi malaki na yung ano, yung per hour nyo mga idol. So, yun ang pinakamagandang balita mga idol. At syempre, bilang nandito na kami sa mga sa New Zealand, so syempre ina-expect din namin na makuha din namin yung bagong wages ng New Zealand. So, antabayan na natin kung makukuha natin yan this year, yung $29 na yan. Kasi, bago lang yan. So, panibagong rules na naman sa mga company yan.
Kasi ang immigration po ang mga nagde-decide niyan para sa mga immigrant. So walang magagawa yung company. So kung i-implement ng immigration niyan mga idol, ay nasusundin nila kasi base yan sa mga visa. Kung 3 years visa ay yung in-implement nila sa 3 years visa yung rules nila para doon sa 3 years visa na yan. So $29 na yung 3 years visa ngayon mga idol para sa mga bagong darating dito. So yung mga nakaraang 3 years visa na $27, so kung ano yung hawak nyo ngayon, still ganun pa rin yung ano nyo, ang magiging sahod nyo. Pero yung ibang company, sinusunod talaga nila kung ano yung lumabas na bagong ano, bagong rules sa immigration. So, pero huwag kayong manghinayang mga idol kasi yung $27 na yan, malaking bagay pa rin yan. So 3 years nyo bubunuin yung ano, yung $27 na yun. So napakalaki, napakalaki. So ayun yung balita natin sa mga idol natin ngayon na nag-a-apply, at yung bagong mga followers natin, subscriber natin. So hintay lang kayo sa mga susunod na ano natin, update natin mga idol. So next topic tayo mga idol, yung mga tanong ng mga followers na. So dito tayo idol sa ano, sa requirements, yung mga basic requirements lang mga idol. So ang butcher, pag nag-apply ka dito sa New Zealand mga idol, is 3 years experience. So need mo mag-gain ng 3 years experience as a butcher para makapag-apply ka dito sa New Zealand mga idol. So sa mga nagtatanong naman na kailangan pa po ba ng TESDA, yung NC2, is hindi mo naman kailangan yan if kung maipoprovide mo naman lahat yung experience mo na meron kang certificate of employment. Pero mas maganda kasi kung may TESDA ka, nag-a-apply ka sa mga abroad, kasi yan government ano yan, yung certificate na yan. So mas malakas yan sa application kung may time kang magkuha ng TESDA at decidido kang kumuha ng TESDA, kumuha ka na. At least may supporting documents yan sa pag-a-apply mo bilang butcher idol. And yung iba pang requirements is NBI. So international NBI dapat ang kailangan mo. Police clearance. So ang police clearance po idol, ito po yung mga ano, hinihingi niyang mga para sa mga ex-abroad. So kung 5 years above ka na nag-abroad, hihingian ka po ng police clearance sa bansa ng pinanggalingan mo idol. And kung below 5 years ka naman, ay hindi naman masyadong questionable yan sa immigration tsaka sa agency. So ayun po yung kaibahan nun sa police clearance sa ibang bansa tapos yung NBI sa Pilipinas. Kasi yung NBI na sa Pilipinas eh, over ano na yun, lahat-lahat na eh. So hindi naman kailangan yung police clearance pa sa Pilipinas. So sa mga ex-abroad lang talaga yung hinihingi pagkagaling ka ng mga ano, mga ibang bansa. So medical mga idol, ang medical is shoulder po natin yung medical. Kung pag may medical din po kayong ni agency, talagang kailangan nyo po yun gastusan. So ang price naman ng medical diyan sa nyo, sa ano, sa Philippines mga idol, is nasa 15,000. I'm not sure mga idol ha, pero dun sa mga tropa natin is I think 15,000 ang ginastos nila para diyan sa medical na yan. And ano ba ba? Ayun, basic requirements yung so inabanggit yung mga idol, yung mga basic na ano na requirements para dito sa New Zealand as a butcher. So dagdag ko lang mga idol, yung mga idol natin na nag co-comment dito sa page or YouTube kung saan yung mga legit na agency. So idol, may mga video po tayo dito sa YouTube at sa page ng Butchers TV 2.0. So
So, ayun po yung masasabi kong legit. Kasi, base po yun sa aking mga experience at yung mga idol natin na nag-share kung saan silang agency. Legit na nakapunta sila dito at hindi sila hinihingian ng placement fee. So, ayun yung napaka gandang agency dahil hindi sila humihingi ng kahit anong placement fee. So, yung mga nagtatanong din sa akin, mga idol, bakit hinihingian sila yung mga agency na sinasabi nila sa akin na hindi ko naman sigurado na meron silang napaalis at napapunta dito sa New Zealand. Kaya po, hindi ko po masagot na legit po yung agency na sinasabi nyo, mga idol, na hinihingian kasi kayo ng placement fee at sa iba pang mga payment na hinihingi sa inyo. May mga message sa akin na hindi ko talaga sinasabing legit yun dahil marami tayong agency, mga idol, dito sa YouTube at Facebook page na talagang masasabi natin legit. So, panoorin nyo lang yung mga video dyan sa YouTube, sa page, follow lang kayo, mga idol, para makita nyo yung mga update dito. Pasensya na kayo, mga idol, hindi ko masagot yung mga message and comment nyo, mga idol. So, ayun lang muna yung topic natin, mga idol. Salamat sa suporta nyo. So, God bless sa inyo, mga idol. Butchers is life, mga idol. So, enjoy nyo lang yung pagiging butcher nyo. Mahalin nyo yan. At dyan din, dyan nyo mararating yung pangarap nyo, yung mga goal nyo sa buhay. So, dyan tayo nag-umpisa. So, dito din natin makikita kung ano yung resulta ng pagiging butcher natin. Basta sipagan lang natin. At, yun. Sipag at tiyaga. Mahalin ang trabaho. So, salamat sa inyo, mga idol. God bless sa inyo lahat. We'll be right back.